Good morning po. Good morning po. So again, welcome sa ating 2022 Anti-Sodomite Seminar. First. Okay, so tinignan ko yung ating last year pala, nakatatlo tayo. This year, pangatlo na to, seminar. Okay, sino yung kompleto doon? Yung KJV, o nga, problema doon, di ko pa na-upload hanggang ngayon. Anyway, so title po nito is Vile Abomination. Okay? Again, welcome. Ngayong araw ay, again, ano yung seminar? Seminar para special, ano natin, yung event kung saan dinidetalye natin. So, meron tayong whole day para pag-aralan lang isang topic lang. Okay, pwede magtanong anytime, shoot nyo lang agad, ha? Tanong lang agad. Okay? Salamat dito kay lahat. Hindi tayo magugutom. At sana, ano, kompletong learning natin pag nga tatanong. Okay, yung relevant na tanong, ha? Okay, start tayo. So, bakit importante ito? So, actually, madalas natin na babanggit sa preaching. Meron tayong dalawang preaching about this. Sinabay natin sa kanilang Pride Month. Okay, last year, tsaka this year. Pasok po. Yan, tama-tama lang. So, bakit ito importante? Kasi, ito pong template na ito. Kinuha ko lang kung napapansin nyo, di ba? Sa ibang seminar natin, laging yan ang umpisa. Bakit? Importante. So, kasi nga naman, very basic po yung gender identity, di ba? Lalaki ka ba? Babae ka? Very basic yan, kahit saang form. Ngayon, pati mga form, binababoy na nila. Ngayon, yung mga online, madali lang. Kasi, ano lang yan, program lang yan eh. Paano yung mga nakaprint na matagal na? Pati baptismal certificate, gusto nilang baguhin. Paano yung pastor? Ewan ko sa kanila. Gusto nila later nang ilalagyan. Pwede ba yun? So, matindi po yung labanan natin ngayon. Kaya, again, sabi nga sa inyo, lahat libre, naka-aircon kayo, nakaupo lang kayo, makikinig lang kayo, mag-iisip. So, gawin nyo yung party nyo. Okay, para hindi sayang. Nagawa natin, dapat after nito, naitindihan nyo na ng lubos. Yung subject na to. No, madalas naman natin pinipreach, kaso nga, baka iba na, nakakalpas sa utak nyo eh. So, importante to. May kalaban tayo sa episode na, sa may makikita natin yan. At nagre-resulta yun sa pagkalito ng iba. Kaya dumadami sila kasi iba, naiki-identify na sa kanila. Marami kayong kilala niyan. At hindi lang yun, perversion, ibig sabihin, naisira lalo yung mga bagay na maganda. Okay? Yung kasal ngayon, pinapervert na rin. E syempre nga naman, kung mayroong ganyan, may mga bakla, ayun pala, no? Yung bababoy, maraming bagay actually. Okay? Saysayin natin yan today. So, maraming naisirang buhay pag naging bakla sila or naging biktima sila niyan. Okay? So, yung mga maaga kanina, ang dami nyo nang napanood, no? So, di naman bago sa atin yan. So, start tayo. So, ano yung sabihin ng sodomite? So, ito kasi yung pinaka-accurate na term na kaya yung gagamitin natin for the whole day and therefore, later, para alam nyo na. Ano yung sabihin ng sodomite? Yung mga bakla, bayot, bakla, bading, tomboy, yun na yun. Okay? Maricon sa Spanish. Okay? Na ano yun, yung mga pang-asar. Ayan yung sinasabi lang, LGBTQ. Okay? Lesbian, gay, bisexual, transgender, queer. At marami pa sila gusto idagdag. Pero sa atin, ang ibig sabihin talaga yung LGBT dapat is let God burn them quickly. Ayan yun. Ako yung lagi na ano, kasi nga nakakaasar minsan eh. Sakto naman, no? Ang galing. Okay. And then, bakit sodomite? So, ano ba yung Sodom? Tingnan natin sa Bible. Sodom is a place.
Yung sa Bible. At napakadalas itong binanggit. We have 53 result, okay? Siya na lugar sa Genesis, pa sinabi na yan. So, actual place. At katabi niya itong limang cities na ito, lagi daw magkakasama kasi nasa isang lugar sila, magkakatabi. Therefore, damay-damay. So, yung Sodom, Gomorrah, Adma, Zeboim, at hindi nabanggit yung Zoar. Okay, Zoar. Okay? Handaan niya para... Ano? Kasi binabanggit sa New Testament, and like cities. Ayan eh. So, lima yan. So, malinaw na po. Eh, ba't naman ipapangalan natin? At sino hindi tayo nagpangalan yan? Tingnan rin natin sa Bible, no? Ano yung sabihin ng Sodomite sa Bible? Hindi tayo nagpangalan yan. Matagal na po yan. So, sabi sa Deuteronomy pa lang, there shall, pakibasa po, ready, go. There shall be no more of the daughters of Israel, nor of Sodomite of the sons of Israel. Okay, sa Tagalog, walang magiging mga pokpok sa mga babaeng anak ng Israel. So, sa kanila, basically, sinasabi nila, masama yan, walang magiging ganyan sa inyo, ha? Parang ganun. Kasi masama yan, eh. Mga pokpok, mga madumi, mababa. Amen? At hindi lang yon. Meron pang isang klase ng kasalanan na sobrang baba, ayaw nilang talang niyawarning sila. Walang magiging ganyan sa inyo, yung mga babae. Huwag kayong ganyan. Ngayon, yung mga lalaki naman, ano sabi? Huwag na kayong magiging bakla. Yun po yung Sodomite. Eh, pasal kala ko lugar yun. Ganyan nga. Ito yung topic nga natin today. Bakit sila na-associate yung mga bakla sa Sodom? Kasi doon sila unang nakilala at doon sila hinusga ng Diyos. At dapat din natin sila makilala doon. Okay? Malinaw na po. So yung ang ibig sabihin ng Sodomite, bakla, yung pangalan nila kinuha sa isang lugar kung saan naman hinusgaan sila ng Diyos. Actually, mamaya pa, ano natin yan eh. Definition pa lang naman tayo. Another definition, kasi ang ating title po is vile abomination. Pag sinabing vile is disgusting. Pag sinabing disgusting, nakakadiri. Okay, tingnan natin kasi hindi tayo ano lang dito. Yan ang sinabi sa... Actually, preaching ka tayong ganito eh. Nalito na ako sa tablet ko. Jude. Oh. Dali. Ah, oh, mainit. Sige. Romans pala yun. Romans. Romans 1. Ibasa po, ready, go. For this cause God gave them up unto vile affections, for even their woman did change the natural use into that which is against nature. Tuloy. And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burning their lusts one another. Men with men working that which is unseemly, and receiving in themselves the recompense of their error. Okay, so sabi dyan, binigay nga sila ng Diyos sa vile affections, yung nakakadiri. So, mag-usapan natin yan mamaya. Tapos sabi dito, yung mga babae sa babae, nakakadiri daw. Ganun din daw yung lalaki sa lalaki. O sa malino po, sinabing vile, nakakadiri. May bagay ba kayong pinandidirihan? Ano? Madumi. Ew! Ay, may linisin. Okay lang yun. Linisin. Ano pa? Ha?
Yeah, madumi. Basta madumi, di ba? Nakakasama. Baho. Linisin o para maging maayos. So, kinukupa lang sila ang mga bakla sa maduming bagay. Hindi ako nagsabi niya na, binasa sa Romans 1. And then, yan. And then, abomination. Ang sabihin, parang ganun din. Abomination, napakalak, napakahabang ano lang. Ibasa yung definition. Ready, go. A person who is loathsome or disgusting. Sa nakadiri. Okay, so alam niyo na. Ang title natin, Vile Abomination. Nandidiri tayo dapat sa kanya. Sa kanila. Ang Diyos nandidiri sa kanila, ba tayo? Hindi. No? Tanong. Kasi minsan, na-brainwash na tayo. Okay? Nakita mo lagi sa TV. Ay, okay lang yan. Si panahon nyo, si... Vice Pangit. Ha? Vice Pangit. Vice Pangit. Yung panahon ni na daddy, si Dolphy. Yan. So, in summary, so, bago tayo magpatuloy, sinong dinakal ang pinagsasabi ko dito? Mga bakla. Alam nyo na yan, di ba? Ikaw, Julia, alam yan? Yan. So, hindi yan basta-basta ibang kasalanan. Okay? Sabi, basta-basta pag-uusapan yan, di pag-usapan din natin yung mga ibang kasalanan. Pwede, may time tayo dyan. Pero, panapanahon po kasi yan. Pag sinaasal sa mga pastor na parang hindi nila ina dinideal yung mga kanina lang, may nakita ako, sikat na sikat. Kaso, yung dinideal nila, wala nang kabuluhan minsan kasi masyado nang common or hindi napapanahon. Okay? So, sa halip na labanan kaya ginagawa natin to, napapanahon to. Ibig sabihin, kailangan natin gawin. Kahit minsan inconvenient. Okay? So, kailangan eh. So, hindi basta-basta yan. Huwag na huwag kayong papayag na may nagsabi sa'yo, ito, bakla. Ito, magnanakaw. Masama pareho yun. Kaso, mas matindi itong pinag-usapan natin yan. Okay? Sana ang kuha niya. So, this time, kukwento na tayo. So, sino na nakakaalam ng kwento ng Sodom and Gomorrah? Nabigit natin kanina. Genesis 19. Babasahin po natin yan para tayo ay talagang rooted tayo. Okay? So, what happened there? Dali ah. Mababa ito. Okay, hanggang 28. Sige po. Ibasa, lalaki, babae, lalaki, babae. Okay? Isa natin sa mga lalaki. Ready, go. And there came two angels to Sodom at Gibeon. And Lot sat in the gate. And Lot, seeing them, rose up to meet them. And he bowed himself with his face toward the ground. Babae. And he said, behold now, my lords, turn in, I pray you, into your servant's house, and tarry all night, and wash your feet, and ye shall rise up early, and go on your ways. And they said, nay, but we will abide in the street all night. Lovely. And he pressed upon them greatly, and they turned in unto him, and entered in house, and he made them feast, and he made unleavened bread, and they ate it. But before they lay down, the men of the city, even the men of Sodom, compassed the house round about, old and young, all the people from every quarter. And they called unto Lot, and said unto him, where are the men which came into thee this night? Bring them out unto us, that we may know them. And Lot went out at the door unto them, and shut the door after him. And said, I pray you, brethren, do not so wickedly. Behold now, I have two daughters which have not known man. Let me, I pray you, bring them out unto you, and do ye to them as is good in your eyes. Only unto this man do nothing,
for therefore came they under the shadow of my roof. And they said, stand back. And they said again, this one fellow came into sojourn, and he will needs be a judge. Now will he deal worse with thee than with them. And they pressed sore upon the man, even blood, and came near to break the door. But the men put forth their hand, and pulled Lot into the house to them, and shut to the door. And they smote the men that were at the door of the house with blindness, both small and great, so that they wearied themselves to find the door. And the men said unto Lot, hast thou here any besides, son-in-law, and thy sons, and thy daughters, and whatsoever thou hast in the city, bring them out of this place. For we will destroy this place, because the cry of them is waxen great before the face of the Lord, and the Lord hath sent us to destroy it. And Lot went out and spake unto his sons-in-law, which married his daughters, and said, up, get you out of this place, for the Lord will destroy this city. But he saved us one that walked unto his sons-in-law. And when the morning arose, then the angels hastened Lot, saying, arise, take thy wife and thy two daughters, which are here, lest thou be consumed in the iniquity of the city. And while he lingered, the men laid hold upon his hand, and upon the hand of his wife, and upon the hand of his two daughters, the Lord being merciful unto him, and they brought him forth, and set him without the city. And it came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said, escape for thy life, look not behind thee, neither stay thou in all the plain, escape the mountains, lest thou be consumed. And Lot said unto them, O not so, my Lord. Behold now, thy servant hath found grace in thy sight, and thou hast magnified thy mercy, which thou hast shown unto me in saving my life, and I may escape to the mountains, lest some evil take me and I die. Okay, wait. Basa, sabay-sabay na lang. Ready, go. Then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah, brimstone and fire from the Lord out of heaven, and he overthrew those cities, and all the plains, and all the inhabitants of the cities, and that which grew upon the ground. But his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt. 28. And he looked toward Sodom and Gomorrah, and toward all the land of the plain, and beheld, and lo, the smoke of the country went up as the smoke of a furnace. Okay. So, naintindihan ba? Binasa natin. So, very famous, dapat. Pero, minsan nga, hindi na yung famous. The fact na ngayon, binatanggap yung mga bakla ng marami, kaya mga Kristiyano, minsan dinidepensahan pa. Parang di tayo natuto dito. Okay? Kaya, isa-isa natin, nakita nyo naman. So, meron tayong mga ilang pictures dito. Ito pa yung mga artist rendition nung nangyari. No? So, kasi nga, sikat na sikat yung ano yun eh. So, yung event na yan sa Bible. So, yung mga ibang artist, yan, marami po yan. No? Ito lang yung mga pinili ko. So, para tumatak sa utak natin. Tingnan nyo. Yan yan. Okay, so yan, tumatakbo sila. Oh. Naiwan yung isa. Kasi lumingon. Ito pa, ito medyo parang pang bata. Yan. And then ito yung alagang angel. Eh, no? So wala nang sinabing angel na may pakpak. May sinabi lang angel. Parang mga tao lang din yan. Okay. Sa ibang pagkakataon. Parang ninyuk, no? So, yan. So, ulitin ko, ha? Habang tinitingnan natin to, ano nangyari?
So si Abraham, actually di magitan sa chapter 18, doon po nag-umpisa yung kwento ang Panginoon, actually si Jesus 'yon. So nagpakita, tatlo 'yan. So may dalawang angel, tsaka si Jesus. Okay, hindi sinabing Jesus sa Old Testament, ha? Pero siya yung nagpakita eh. So what happened there? Alam ng Diyos, to loko-loko tong city na to. So kung alam niyo naman yung Genesis 6 siguro, 'di ba? Hanggang 9. So kay Noah naman, ganun din, galit ang Diyos sa kasalanan. Sa time ni Noah, kaya ang ginawa niya, ang ginawa ni ng Diyos sa panahon ni Noah, binaha, di ba? Hindi katulad ng baha natin dito, wala, mababaw lang yan. Hindi Ulysses yan, hindi yan, ano, Ondoy. Sa panahon ni Noah, sobrang taas, patay lahat ng tao, except si Noah and his family. So, ganun-ganun ang Diyos. Dapat ina-expect natin yan. Well, dito, yung cities lang naman. Again, yung limang city, but predominantly Sodom and Gomorrah. So, sinabi niya kay Abraham, sinabi ng Panginoon kay Abraham na gagawin niya yun. So, ginawa ni Abraham, binanda si Lot, ah. Yung kanyang pamangkin. So, sabi niya, pag nakibag-bargain siya sa Diyos, Lord, baka naman may righteous dyan. Sisirahin mo ba yan? Eh, mabuti ang Diyos. Sabi niya, hindi ko sirahin niya kung meron dyan 50, 45, 35. Eh, kaso wala. Eh, kahit 10, wala. So, tinuluyan na ng Panginoon. So, yun ang nangyari. Sinunog niya. Sabi niya kanina, fire and brimstone. So, pero napansin niyo kanina yung nangyari. Meron mga angels doon. Hindi pa nila ginagawa sa angel yung gagawin nila, pero isipin, gawain talaga nila yun. Okay, mga bakla, may dumayo lang, ay, pogi ah. Eh, sawa na sila sa mga sarili-sarili nila. Di ba? Ganun ang mga, ano, di ba? Mga lustful people. Kaya nga, yun, kaya mga playboy ah, mga ano kayo, isa lang dapat. Amen? Kasi dyan nag-umpisa yan eh. Kasi yan sa mga ano. So ito mga pinakamalala na to, mga bakla. Gusto nila bago lagi. Eh may nakita ng angel. Oh, gusto namin yan ah. Nakita niyo ba kanina? Hmm. Tapos, syempre si Lot nahihiya. So wag daw. Bandang huli, talagang, ano sabi ito kanina? Na, ano na yung, ano, gusto talaga. Violence. Gusto sirahin yung pinto. Basta parang sa aming bakla yun, ilalakas nun. May mga baklang malalakas. Kahit sa politika ngayon, malalakas ang hatak ng mga yan. Sabi doon? Balikan na nga natin. Kasi baka sabihin nyo, basta ano lang naman sila yun, parang inuman ba? Matatagayan lang naman namin eh. Hindi lang ganun kasi, ito sabi oh, alam ni Lot eh, kung anong gusto nila, tingnan nyo. Kaya sabi niya, mga ano tayo ngayon, mga bata, huwag yung pangunawa ng konti, ha? Huwag kayong, ano. Ito, so house. Ayan, di. Ito. So sabi niya nila, mali yung ginagawa nila, ta, pero, kasi alam niyo yung mga taong talagang uhaw na uhaw sa ganun. Alam niyo na yung iniisip ko? Yung gusto nilang rapin. Lalaki, ha? Lalaki sila. Gusto nilang rapin, lalaki din. Ganyan mga bakla. So alam ni Lot, loko-loko itong mga to para masatisfy ko lang, para lang tumigil, di ba? Para mga bata minsan na hindi tumitigil. O sige, yan na. Para tumigil ka lang. Yan na, o. Ibigyan mo na kahit ano yung mong bigyan. So gusto niya bigay yung anak niya. So ganyan po yung mga bakla na yan, mga sodomites. Mahirap yang i-placate. Kaya sabi sa Romans 1, implacable yan. Hindi yan masasatisfy. Okay? And then, ano pa nangyari? So yun na, ayaw pa rin. Buti na lang, may kapangyarihan yung angel. Binulag sila para makaalis sila. Bandang huli, ayaw pa umalis ni Lord. Siguro, alam niya, sisirain ng Diyos eh. Eh, hindi sirain ng Diyos habang dun sila. So, ginawa niya, hinatak na sila ng mga angel, palabas.
At nakita na natin, bandang huli. Ayan na. Okay? So, sabog. So, malinaw ba mga bakla yun? Hindi. Kasi yun po yung objection ng iba. Hindi naman, basta hindi naman dahil sa bakla yan, kaya sila yun. Ano? Hindi. Kasi mga violente yan. Kung hindi, yung bakla hindi violente, hindi yung gagawin ng Diyos. Hindi magagal. Hindi. Kaya sila violente kasi bakla sila. Kaya sila bakla. Kasi, hindi. Iba pa yan. Yung pag-alala natin mamayang hapon. Okay? Okay, tingnan nyo na yan. May tanong ba? Eh, ba't kaya ba sa hindi na gawin ng Diyos yan? Gusto mo? Malamang nga kasi halo-halo sa kahit na paano. Kung San Mateo, maraming bakla. Eh, may mga righteous din. Gusto mo, madamay tayo. Kaya nga, pinipis natin salita ng Diyos para hindi dumami yan. At sa hintayin na lang nila yung impyerno. Doon na lang sila. Move on tayo. Actually, ito yung pinakano. Ito, isa, meron pa pong another story sa Judges 19 naman. Mga bakla ulit. Pero hindi ko na mabasahin. Hindi, basahin ko na lang mabilis. So, ang kwento naman doon is may Levite na kinuha, binisita niya kanyang father-in-law. And then, ginabi sila. Tapos, doon sila napunta sa mga lugar ng mga maraming bakla nga rin. So, anong gagawin sa kanila ngayon? Eh di ganun din. Ganun na ganun. Gusto silang rapin yung lalaki. Again, gustong rapin ng mga lalaki din. Ba't kaya? Mga bakla eh. Mga violente. Pero ang kwento naman dito, wala silang angel na nag-rescue sa kanila. Ganun din ang ginawa ng Levite. Binigay naman yung kanyang concubine. Okay? Yung concubine is parang kabit. Okay? Binigay niya. Anong ginawa sa kanya? Ang gustong rapin, lalaki. Kasi, wala na eh. Ayaw ng lalaki. Dito lang sa babae. Ganun ang ginawa. Kawawa yung babae ngayon. Anong ginawa sa kanila? Ni-rape. Bandang huli, patay. At bilisan ko na lang yan, nangyari sa kanya. Loko-loko din yung Levite eh. Anyway, focus tayo sa mga bakla. Loko-loko yan. Bandang huli, ang kwento kasi niyan is sinap-chop niya yung babae, yung Levite, and then pinadala niya sa buong Israel para makipagdalamahati sa kanya. Nakidamay naman yung mga Israel. Bandang huli, gustong patayin yung mga bakla. Problema, ayaw ibigay ng mga Benjamites. Bandang huli, nagkagera sa Gibeah. At halos maubos yung tribe ng Benjamin. Yan ang una na nanalo sila eh. So, anong kwento noon? Matindi. Dahil nag-umpisa lang doon. So, this time, so, alam na yung kwento. I-highlight lang natin yung mga ginagawa nila. Tensya na talagang ano eh. Hindi magtanong ha. According sa binasa natin, ano daw yung mga sodomites? Ano yung napansin nyo doon? Una, nakakadiri. Biruin mo, okay naman yung lalaki, babae, gusto mong, di ba, masarap. Normal naman yun. Gusto mo yung ganun. Normal naman yung sa tao, di ba? Mag-asawa ka, kayo lang. Okay, gusto nyo, kayo. Ano eh, may kasawa kayo, okay lang yun. Amen? Kasi sila, lalaki sa lalaki. So una, nakakadiri. So huwag niyong inormalize sa utak niyo pag may nakita kayo kahit mga cartoons ngayon. Ganun na. Parinig niyo yung boses niyo. Pag may nakita kayo, kunwari, nag-kiss yung dalawang lalaki. Yak naman yan, ganun nyo. Hindi yung sabihin, ganun sila. Hindi. Dapat malakas ang ano natin dyan kasi normal ka pa, pag tinanggap mo yan, unti-unti, may brainwash ka rin, okay yan, okay, pinakalak silang, hindi ganun. Makita nyo, hindi lang mga preacher ang lumalabad dyan, kayo din. Imagine nyo na lang, kunwari, kayo, ganyan, gusto nyo?
Anak nyo lalo. Kaya vile, kadiri, ano pa? Wicked, sabi dun sa kanina, kay Lot, di ba? Eh, huwag nyong gawin tong wicked. Sabi, so wicked the thing. Yeah? So wicked yan. Ano yung wicked? Sobrang makasalanan, evil, demonyohan. Eh, ano pa? Violente, nakita naman natin kanina, perverted, kasi baliktad na utak. Haters of God and good things. Mamaya, titingnan natin yan sa Jude, sa 2 Peter. Okay, so ano pa? Ano pa yung nakita nyo? Kayo naman. Sa kwento. Isa-isa. Julia. Ano napansin mo? Anong klase itong mga bakla na to? Ano? Walang respeto. Diba? Loko-loko naman ito. Ibang tao na yun. Iba ito kapakailaman mo. Pero pag nanonood tayong TV, ganun ginagawa sa atin. Palibasa alam nila, bayaran lang nila, kausapin lang nila kung sino nagpapan ng TV, especially, di ba? Yung YouTube, medyo okay pa kasi nga, ikaw na mimili. Kaso may mga commercial din dyan. At yung YouTube na yan, proponent din yan. Mamaya, bata tayo dun eh. So, ano yung sasabihin? Wow, walang respeto. Tama yun. Ano pa? Isa-isa tayo. Manyakis. So yun, talaga. Walang patawad. Ano pa? Gustong makuha yung gusto nila. Hindi tihinto. Hindi lang nakuha. Ano pa? Nasasama, di ba? Ano pa? Go! Walang puso. Talaga. Mamaya, punta tayo dyan. Hindi lang puso wala sa kanila. Oo. Pag-iisip. Ano pa? Come on. Peter. Kadiri. Ano pa? Walang takot sa Diyos. Ano pa? Ano pa? Feel na feel. No? Feel lang. Eh, pag tinignan mo, actually, meron ako dito eh. Yan, nakikita niyo ba yan? Isa sa pinauna kadirib, galit na galit yung mga Kristiyano dyan sa Amerika ngayon. Kasi ginawa ba naman ni Biden na health secretary? Health secretary, bakla, transgender. Ito po lahat, dati siyang lalaki, recharge siya dati. Ngayon, naging racial. Anong gagawin yan sa gobyerno? Pakapangit, oh, ano ba yan? Parang si, ano yung pelikula dati sa Batman, kalaban, Penguin, di ba? Okay naman siya dati. Ganyan po ang gagawin siya ng demonyo pag ikaw ay... Sino yun? Clown. Clown, okay. So ano pa? Come on! Tanggap niyo ba yung mga bakla? Malis na kayo dito. Ano? Ano ba? Sir, may tanong na. Yun, yan. Gusto ko. Mabait. Okay. Ano bang mabait? Diba? Tsaka anong dahilan? Kung andito ka ba ng anti-atheist natin? Hapon lang. Hapon, diba? So, gandang tanong. So, mabilis na sagot ko na lang, ha? Eh, ba't yung ibang hindi naniniwala sa Diyos, mabait din? Diba? Ganun lang. Same. Ibig sabihin, may dahilan bakit ka naging mabait. Hindi ka mabait dahil atheist ka. May mabait ka dahil sa ibang bagay. For example, ayaw mong makulong. Diba? Kaya ito, lagi na siya sa, yung iba sa ito, mabait, iba nakikinig kasi pinagalitan. Pero iba, gusto makinig kasi gusto matuto. So, ganun din yung, ba't mabait yung bakla? Ano mabait? Isabihin na, nagpopo. Ay, po, ganyan po yan. Bakla, nagpopo. Mabait yun. Ang dali lang magkunwari nun eh. Magpo. Gano'n po kahirap yun sa amin nga, gano'n eh, OA. Sa, lalo sa trabaho, gano'n kasi manipulation yan. Kala mo sila yung pinakamagalang. Pag nakataligod ka na, pinakabastos na. Tataka ka.
kanina lang po ganyan, okay, tanggap yun lalo sa workplace, nako. So, ganun lang lalo sa kahit isang bagay. Hindi ibig sabihin mabait dahil nagpo. Hindi ibig sabihin mabait dahil binigyan ka ng kahit ano. O, nalala mo sa Proverbs. O, mag-iingat ka pag ikaw daw ay binibigyan ng ano mo niya, pinapakain ka. O, because yung kanyang puso ay hindi sa'yo. Lalo ba? Kaya sinabi doon, basta yun na yan. Mabait naman po. Ano mo ibig mo sabihin ng mabait? Si Satanas mabait. Alam niyo ba yon? Si Judas mabait. Sa ganong definition ng mababaw na mabait. Gets? Sige. Hindi. Gets na, di ba? So, ito maganda sa atin dito. Nilalaliman natin. Yung iba, pag ano ka lang, on the surface ka lang, nandali ka maloko eh. So, kaya iniisa-isa natin yan. Ganyan po mga style niyan. Yung pinanood nyo kanina, kung napanood nyo, ganun. Papalabasin nila ang babait ng bakla, sila yung bida. Doon ngayon, di pa naman masyadong bida eh. Extra-extra lang sila ngayon. Later, mga bida na yan. Pero I'm sure, walang manunood kasi nun. Oo, hindi sila kita. Gusto mo ng hero, bakla. Ay, bahala kayo dyan. Anong gusto? Anong gusto sabihin yan? So, sige pa. Ano pa po? Na-observe nyo sa Genesis 19. Ano po nga? Ah, tama. Ano, tumbol? Paano mo siya i-click? Very good yan. Yung mga ganyan tanong eh. Panghuli na yan actually. So, bilisan ko lang. Ganito. Pag may kamag-anak, sigurado ah. Ibig sabihin, hindi na mga bata yan. Talaga ka, no? Ako, ganyan po. Nabagit ko na sa inyo yun. Sabi ko nga, nasa si Stephen. Kaya, inaano ko sa inyo, nilalatag ko sa inyo. Kung na, Stephen, huwag naman, no? Pero kung na, hindi naman, posible naman yun. Kaya, mag-uusapan niyo mamaya. Pero kung ngari lang, nag-rebelde, napabarkada, ginusto niya yun, anak ko yan, anong gagawin ko? Gusto ko mahawa yung iba ko pang anak. So, itatatuhin ko yan na wala. Ganun yun. Hindi mo kapatayin na hindi natin trabaho yun. Pag, nga, mas malala pa ang trato mo dyan kaysa sa stranger. Okay, mag-iingat ka, ilayo mo yung sarili mo, tsaka yung mga lahat ng pwede mo ilayo. At again, huwag kang magpigil na ayun ka maingi sa mga bakla, yung ano mo, bakla. Lalo ka dapat maging maingay. Actually, ganun yung pinag-arating ngayon. Para hindi na madamay pa yung iba. Okay? Yan ang actually ginawa sa atin. Sinilence tayo. Sinilence, pati mga pastor nga. Nabanggit ko sa inyo last time. Yan ang pinampain sa akin eh. Sasagutin ko sana. Kaso hindi ako pinasagot eh. So yun, kung may kapag-anak kayong ganyan, alam nyo na. Huwag yung tatuwing ano, mabuti. Dahil hindi na sila mabuti. Okay? Pag tinatay nyo silang mabuti, ano yung sabihin nun? Maling message yung pinapahatid nyo sa ibang tao. Eh, basta samahan naman nun. Yan, mag-uusapan natin ngayon. Kasi ganun. Hindi mo kasalanan yun, kasalanan nila yun. Okay? So, alin? Yung pagtrato na tama sa bakla. Okay, ganito yan nga. Tulad ako, ha? Sample na lang ako na. Sa work, lalo yan. So, hindi ko naman, ano, hindi ko sila, hoy, bakla, hindi naman ganun. So, kasi sa work kasi, ano yan eh, andun ka para magtrabaho. So, ako, isa mga anong unang babati sa'yo yan eh, mga ganyan. Kapakiramdaman ka ganyan. So, paramdam mo na hindi mo sila gusto. Diba? Para umiwas na agad sila sa'yo, iyayariin ka yan, sigurado. Eh, kailangan mong tanggapin kung anong natanggapin mo. Ganun lang yun. Huwag kang tatawa sa mga joke nila. Naku, pag tumawa ka, kahit pa, ano. Ako, pag ganun, parang wala akong narinig. Masama naman. Kaya nga, pag-usapan natin ito, hindi ako masama. Yun ang dapat mong gawin. Okay? Yun, ano pa? Sige. Salamat doon. So, tuloy natin. Ngayon,
Ano yung mga napakalinaw? Napakarami po nito. By the way, again, yung ginamit sa akin. Pabo sa bakla, yung ano lang, Second Corinthians. Sorry, First Corinthians 6. Kesyo, meron daw something doon na dating bakla itong mga tao. Ano, naligtas. Hindi yung sinasabi doon. So sila, meron kung sabi natin yung marami, may pagkaganon. Isang chapter lang ito. Isang verse lang pala. Ito, ilang chapter to? So, 1, 2, 3 at least. Yung kaninang dalawa, Genesis 19, tsaka Judges 19, hindi lima na. And then, isang verse na malinaw. Ito yung binabanggit ka rin sa documentary. At madalas kung pinopost, pag may nakikita ako nakakasal sa Facebook. Kasi malinaw eh, mabilis. Okay, there we go. If a man also shall die with mankind, as he lieth with a woman, both of them have committed an abomination, they shall surely be put to death. Ayan, sinasabi ko, malinaw, no? So, ulitin ko lang, tagalugin ko lang. Ito po ang nagsulat niya ng Diyos, okay? Batas nila yan. So, again, nag-focus lang tayo dito, maraming batas dito, okay? Pero dahil nga ito yung pinaka-relevant ngayon, sabi dyan, kung may isang lalaki daw na sumiping po yan, alay, alam nyo na yun, kanina, pinag-usapan natin. Lalaki sa lalaki, anong gagawin daw ng batas ng Diyos sa panahon ng Israel? Anong dapat gawin sa kanila? Lahat sila ay, una, nakapag-commit daw sila ng abomination. Nakakadiri yun! Hindi yun normal. Anong gagawin natin? Patayin! Ano sabi ng Bible? At sabi pa dyan, their blood shall be upon them. Paulit-ulit po yung phrase niya sa Bible. Pag sinabing, their blood shall be upon them, bahala sila sa sarili nila. Huwag kang, huwag mong kawaan. Silang gumawa nun eh. Tindi niyong pastora, talaga matindi. Yan ang malinaw, okay? Pag ginawa mo yon, patay ka. Okay, Romans 1, ito yung ating na-survey ko lang ha. Ang bilis natin ha, nos na. Romans 1. Sige, okay na yan. Tapusin natin sa Romans 1, then break tayo. Ito po sa isa pinakamalinaw sa Bible talaga yung Romans 1. Kasi, tulad ng tinatakil natin last time, di ba? Kaligtasan, malinaw yan sa Romans 1. Yung iba, manadamay. Okay? So, kasi after ng greetings ni Paul dito, mayroon siyang sa 16, napagandang verse about the gospel, di ba? Pero, may isang topic sa Bible na napakipuntate yung faith nga. Faith. Ibig sabihin, dapat manampalataya ka. Kaso, totoo din yung kasalanan. Okay? So, para masabi natin na yung justice na in-explain natin, soul winning, okay? Dapat alam ng tao na ano yung mabuti at masama. Tama ba? Kasi kung di mo alam, ay masama pala yan. Hindi ko naman alam eh. Parang yung kailala, nahuli kami. Hindi kami yung driver namin. Magaling din driver kasi talagang driver siya. Alam niya yung mga ano. Natuto din ako eh. Sabi niya, eh mga imposter na yan. Dapat ini-enforce nga nila yung batas eh. Sila nakatago. Tapos hinihintay lang tayo magkamali. Tama rin, di ba? Ba't nila gagawin yun para tumubo or something? Hindi, kung gusto nila maayos na, ano, enforce nila yung maayos na traffic. Hindi yung, ano kanila, abangan nila. Tama naman eh. So ngayon, ganun din tayo dapat. Lalo na dito sa topic na to, kaligtasan at kapahamakan sa impyerno. Papayag ka na, ay, hindi ko naman alam eh. Impyerno na pala ako. Di ba? So, kaya dito sa introduction ng Romans, napakalinaw na alam ng tao yung kasalanan. Okay? So, madadaming yun yung mga bakla. Kasi nga, ano talaga sila, nasa highlight po yan eh. Ibang klase yan. Hindi yan basta parang ibang kasalanan lang. Okay? So, sinabi lang dito, alam ng tao, lahat ng creation, alam ang katotohanan. Sinabi manifest,
Halatang halata yan. Pinakita ng Diyos sa kanila yan. Okay, naiintindihan nila yan. Okay, ano ba? So, dito mag-umpisa sa 21. May, kaso nga, may mga tao na alam, kilala nila ang Diyos. Sabi dyan, when they knew God, alam nila may Diyos, hindi nila tinuring na Diyos. Ang Diyos kasi dapat pinupuri, sinasamba, pinaglilingkuran. Sa kanila, hindi nila ginawa yon, ni hindi nga thankful. Ako may pag-asa yan, pag na sinensyaran mo, kinakausap mo kahit paano, nagpasalamat pa. Okay, pag nag-soul winning tayo, okay-okay pa yan. Nakakatakot yung mga wala naman Diyos eh. Lalalim, hard case agad yan. Nag-iisip ka na dyan, tingin ka na sa relos mo. Kasi minsan madalas ayaw natin ng ganun ha, hanggat maaari. Hindi mo alam kung may pag-asa pa to, uubusan ka ng laway dyan. Anyway, so ito po yung mga yon. Mga ni hindi nagpasalamat. Anong kaba, ano nangyari sa kanila daw? Naging vain yung kanila. Wala nang kwenta yung utak nila. Hindi na nakapag-isip na maayos. Ganyan po yan. Pag hindi ka, at least naniniwala na may Diyos. So, progression po ito ha. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin? Hindi lahat ng tao ganito. Okay? Pero as we go along, kikitid po yung listahan na yun ng mga tao na guilty dito sa mga anak natin. So una, lahat tayo guilty, pero ito, hindi na. So may mga tao daw na umitim na yung puso. Kung naalala nyo yung anti-atheist natin, kaya may pusong itim doon sa ating poster. Ito yun eh. Okay? Pero naka-focus lang tayo dati kasi sa atheist, hindi naniniwala na may Diyos. So ngayon, ano ito, specific tayo sa mga bakla. So ito yun, no? So nagmamarunong, nagmamarunong. Napansin nyo ba yung mga bakla, ganun sabihin nila, ay ginawa tayo ng Diyos, ganyan eh. Ginagamit nyo nila ng Diyos. Science, gagamitin nila yan. Eh, merong ano eh, merong kaysa bacteria na tsaka yung mga ano, nag-reproduce ng walang lalaki, walang babae. Ang kabulate. Tanungin mo nga, bulate ka ba? Sobrang babang life form mo, kinukumpara mo sa'yo. O sige, yung mas malaki sa daga, may nakita kang hayop na mas malaki pa sa daga na ano, na bakla. Wala na sila masabi. Eh, bacteria yun eh. Ba yun? Anyway. So, naging loko-loko na sila. Ito na, binago na nila yung image ng Diyos. Kaya yun sabihin nila, eh, ginawa ko ng Diyos, ganito. Hindi Diyos ang gumawa sa'yo noon. Una, sinungaling ka. So, ganyan ang utak niya mga yan. Huwag kayong maniniwala lang, ginawa daw sila ng Diyos. Ganun, pastor, eh. Eh, ginawa sila na, hindi Diyos ang gumawa sa akin. Sinungaling na yun. At yung kasinungalingan na nila yun, tinuro na rin sa kanilang Satanas yun. Kaya parang ang galing. Ginawa sila ng Diyos na hindi ganun. Okay? So ito na po, yung mapasok dito. So dating tingnan sa ating lesson, no? Start. Oh, sige ba? Go. Po, di ba, pwede po natin sabihin na ginawa po sila ng Diyos pero sa negative? Yung mga bakla, ginawa sila ng Diyos. Pero sa negative. Sa negative. Anong sumunod? Bilang aral po na mali yung ginagawa. Ginawa silang tao ng Diyos. Ano mo sabihin mo? Binigay po sila dun sa ganung kaparaanan bilang ano, parusa. Parusa, oo. Oh. Ginawa sila ng Diyos, okay sila. Hindi sila. Walang reprobate na pinag-usa. Walang atheist na pinanganak. Walang baklang pinanganak. Okay? Yun ang totoo. Kung tayo nagdidepensa sa kanila, sila mismo yung tanongin mo sa palagay mo. Kasi tayo kahit paano lumaki tayo, may iba, ganyan natin, di ba? Kilala ko dati, hindi naman bakla eh. So, to some point, naging bakla, hindi pinanganak na bakla. So, pag sinabi pinanganak na bakla, una, hindi na totoo yun scientifically, hindi totoo yun, wala nakapagpatunay yun, walang makakapagpatunay nun. So, yes, kung ano, ganito, pero sa soul winning kasi, alam nyo naman, halong soul winning seminar, okay? Isa sa mga ginagawa natin dyan, hanggat maaari, mabilis, di ba? Hanggat maaari. So, yung topic na to, medyo mabigat, hanggat kaya mo,
pagpaliban mo muna. Kasi sensitive yan. Topic na yan, especially ngayon. Naging politicized na yan. So, gusto mong maligtas yung tao, at yun na naman goal natin, set aside muna. And then, pag naligtas na, saka ang tanungan. Okay? Saka, kasama ko nun, di ba, yung mga lesbi sa, ano, sa, yun, di ba, nakita mo naman eh, natunugan ko na yun eh. Pero mga bata pa naman, mga college, so sabi ko, ipatanggapin natin, kung tumanggap, di okay. Kung hindi, kung nagkunwari sila, nasa kanila na yun. Ganun sa soul winning, okay? Yung ba yung gusto mong tanong? Oh, sige. Tuloy natin sabi dyan. Yeah, ang Diyos, wherefore God also gave them up. But may also, kasi nga sila na mismo yung nag-give up din. Diba? Ay, walang Diyos. Nung una parang may Diyos. Walang Diyos. Gine-give up nila una ang Diyos eh. At ang reason, ang katotohanan. Kaya ang Diyos, gine-give up din sila. So masama ba ang Diyos? Una, imposible yun. Okay. So pero yan, makita natin, hindi masama ang Diyos. Pero nag-give up ang Diyos sa kanila. Kaya isa sa mga kasinungalingan din ng ibang mga naguturo. Huwag kayong maniniwala ng Diyos, hindi nag-give up kahit kanino. Kasi yan, ang linaw eh. So, binigyan na sila ng Diyos, oh, ayaw nyo, ah, sige, dyan na kayo. So, saan siya ginive up? So, ayaw ng Diyos ng marumi. Kaso, gusto mo dyan, siyan ka na. Kahit minsan yung mga anak natin, di ba, gusto na nila sa ibang bagay. Kunwari, kahit yung mga bata, gusto nila malinis, di ba? Kunwari, Stephen, kunwari lang, malaki na Stephen eh. Eh, gusto ko dito sa dumi. Eh, laki, ito ka na, dumi dyan. Di, o, sige, dyan ka na. Pag kinakati-kati na siya, dumi nga pala dito. Di ba? O ngayon, may pag-asa pa yun, maligo lang yun eh. Pag bakla ka, wala ka ng pag-asa. Kasi ginusto mo na yung imposibleng gustuhin ng normal na tao. Amen? Kaya, pero ang Diyos ang pansinin niya, again, ang Diyos ang gumawa sa kanila niyan. So, ang Diyos ay binigay sila sa karumihan ng kanilang pita ng sarili nilang mga puso. So, ibig sabihin nun, sila nag-device nun. Sila may gusto nun. Anong gagawin daw nila? Dishonor. Alam nyo nun, dishonor siguro. Kabaliktaran ng honor. Kagalang-galang ng honor. Ang kabaliktaran ng kagalang-galang. Bastos-bastos. Ano ba? Tama ba yun? Yak. Kaya huwag nyo sabihin si pastor. Inabihan mo ng ganyan eh. Sila gumawa nun eh. Ganun sa Bible, merong ino-honor. Pag ako, pag puro... Pag narinig nyo ako, puro positive, plastic na ako nun. Kahit kayo. Normal yun. Pag meron akong ino-honor, meron akong i-dishonor. Normal yun. Kaya dyan, ang Diyos mismo, ginawa niya sa kanila yun. To dishonor their own bodies between themselves. Ibig sabihin, ang katawan po natin, napaganda niyan. Ginawa yan para sa maraming bagay. Gumawa ng maayos. Okay? Kaya minsan dyan, ma-appreciate din yung mga athlete. Ang galing ng tao, di ba? Pag tumbling, paano nagawa yun? Magaling ang katawan ng tao, ang utak, katang, ating laman. Tapos ganun din, pag may, yan, pag may baby, di ba? Yan, masaya sa Diyos. Ah, ang ganda, kamukha mo. Pag lalo, pag wala sakit, masaya yung tao. Kasi ang ganda. Ngayon, kabalikta ka nun, nabalita mo, bakla, gagawin nyo. Kakasakit kayo niyan, di ba? At talaga meron. Pupunta tayo dun mamaya. Kaya sinabi ng Diyos, ayaw nyo sa akin, o sige, dyan na kayo, dumi niyan, sige, dyan na kayo. So kaya ngayon, yung lifestyle, death style ng mga bakla, ganun, mapakarumi. Eh, ba't di sila umalis dun? Kung marumi, hindi na nga nila naiintindihan din eh. Kung ano yung makakabuti sa kanila. Okay? Yeah, so inulit lang sinabi ko kanina, eh kasi naman sila na yung katotohanan, ginagawa ng sinungalingan at sinamba nila yung creature. So, sino sinasamba? Hindi na sumasamba sa creature mga bakla. Sarili nila. Ginawa lang sila ng Diyos tapos sasabay nila sarili nila. Sabihin nila, ito, dito ako makikinig kasi ito yung totoo sa halip na sa Bible. O, di ibig sabihin, binigyan mo ng preference yung sino man yan. Yung kanina pinakita natin na health secretary. So yan, ito yung pangalawa. Sabi dyan, for this cause, God gave them up.
So, ganun ulit. Binigyan kayo ng Diyos dyan. Ayaw nyo na maayos. Sige, dyan na kayo! At ano ba yan? Oh, love is love. Nakita nyo kanina, di ba? Pinagmamahal eh. Mabait. Mabait sila. Nagmamahal sila. Pero yung pagmamahal nila, ang sabi dyan, kasi pag sinabi affection, love din yan eh. Kaya ako, mahal ko yung anak ko. Normal yun. Kaya siya ginaganyan. I love my Stephen. I love my Shanna. Okay yan, di ba? I love my wife. Ay, ganda. Yung sa kanila, love din nila talaga pag nakita mo. Uy, love din naman nila eh. Nakakadiring love yun. Yung sabi dyan, vile affection. Nakakadiring pag-ibig. So, nag-sample ngayon sila para lang malinaw. Nabasa natin kanina natin, di ba? Hindi ko nabasahin na basta babae sa babae, yak! Lalaki sa lalaki, yak! Yan ang tawag doon, error. And then last, sabi dyan, and even as they did not like to retain, so inalis na nila, ayaw pa nilang mapunta sa kanila talaga, ayaw ko na ng Diyos, ayaw ko na. O, give up na naman sila, tatlong beses na. To a reprobate mind. Okay? Paano mo na sa'yo, pastor, na, no, may utak din naman yung mga yan. Oo, kaso, reprobate nga. So, yung sinabi ko pala sa inyo kahapon, sabi ko, paghahating, pagsasabayin ko yung reprobate, hindi kaya eh. So, dito muna. Mga bakla muna. Though, medyo closely related din po yan. Okay? Pag sinabing reprobate, rejected, kaya dapat hindi ka magtiwala dun. Pag nagbigay sila ng reason, na dapat ikasal din yung mga bakla kasi ganyan. Kung ano man yun, reprobate thinking na yun. Huwag ka nang... Basta paano natin malalaman? Sige, bigyan mo rin ng ano, pero huwag mong bigyan ng bigat. Pag-aralan natin, ano ba sinasabi nila? Eh kasi, para ba't sila ikakasal? Para ano, masaya din sila. Hindi, gusto nga niya, kanya-kanya. Nakita niyo ano yung documentary. Ay, kanino yan? Nakadiri yan, parang aso. Ang baboy. Eh, ba't mo kailangan pa silang protektahan ng batas para lang magsama kung gano'n naman sila? Ninoloko lang tayo yung mga yan. Yun ang ano niyan. Kung sila-sila lang, well, pabayaan na natin eh. Ba't dinadamay pa nila yung batas? Para makatanggapin sila. Ganun yan. Ito yung gusto kong bigyan din sa Romans 1. Sabi dyan ha, reprobate mind to do those things which are not convenient. Ano yung convenient dito? For example, ang pinakamaganda example dito yung convenience store, di ba? Ano yung convenience store? Sinong gusto ng convenience store? Siyempre, kaya nga andyan yan eh. Madaling bumili, andun halos lahat, pero napansin niyo ba mahal? Kasi ngayon ang binabayaran mo dun eh. Hindi ka kasi naganda eh. Parang ako, madalas ngayon ako gumagamit niya kasi nga, ginaantok ako. So, wala akong bibilan yan. Hindi ako na magtimpla. Kaya bilhin ako 7-Eleven. Convenient. So, anong kabaligtaran ng hindi convenient? Not convenient. Isu mean, mahirap. Hindi normal sa isang lalaki na gustuhin niya rin yung kapwa niya lalaki. So, kaya actually, yung ina-explain sa atin dito, ito, isipin nyo, kahit ako nung bata ako. Excuse. Kayo, I'm sure, ganun din kayo. Pag may nakita kayong bakla, napapakaisip kayo eh. Ano nangyari yun? Anong explanation dito? So, wala kang ibang explanation na maiisip. Kasi wala talaga. Kasi posible nga, lalaki gusto babae, babae gusto lalaki. Eh, beto ginusto niyo ba? Merong nangyari muna, at ito yung maganda dito, ang Bible lang isabi sa malinaw. Paano nyo tayo malito? Tiwala na lang tayo dito. So, ano daw nangyari? Ayaw nila ng Diyos, ayaw nila ng katotohanan ng Diyos. Nire-reject nila, nire-reject, bandang ulit, nire-reject sila ng Diyos. At pag nire-reject sila sa Diyos, anong nangyari dito? Isa sa mga parusa sa kanila, hindi lagi ha, pero yung isa sa mga pinakamalala. Yung kanilang utang naging nire-reject na, hindi na maayos. Kaya, sabi dyan, to do those things which are not convenient. So, yung bagay na sa atin imposible, sa kanila naging posible. At ano daw yun? O, yun na nga. Pumatol lang sila sa sarili nilang
kapwa nila lalaki sa lalaki, babae sa babae, nabanggit kanina. At ito, mga extra na lang po eh, sa package nila, okay? So yun po actually, itong pinaka-highlight ng ating seminar. Kung di yun na-gets yun, magtanong. Nakaintindihan nyo ba? Anong sabihin ng convenient? Madali. Posible ba ako ma-inlove? Kunwari lang ha. May asawa na ako. Pwede ba bang ma-inlove sa another na babae? Posible ba? Posible. Pero mahirap kasi syempre meron na akong mahal. Saka masama yun, di ba? So, bago mo ako. Pero may ibang gagawa yun. Inaakit ako kunwari ng sino. Posible pero malabo. Pero mahirap. Pero, posible. Nangyayari yan, di ba? Kaya posible ba ako ma-inlove kay Brother James, for example? Yeah. Hindi pa pasok sa utak mo yun, di ba? At lalo ako. Sorry nga, medyo nandiri nga ako dun sa sinabi ko. Example lang kasi, kailangan natin yung example. Yan. So, pero sa kanila nangyari. At to the point na pag yung kanilang documentary, maganda yun eh. Minsan nag-i-spot lang yan. Walang magawa sa bahay, nalabas. Gahanap na yan. So, napaka-abnormal. Di ba? Kasi nga, pinarusahan na sila ng Diyos. Ang parusa sa kanila, tsoing, oh, loko-loko ka. Sobra. Kasi gugustuhin mo yung kapwa mo. Patay ka na nun. Kaya hindi ko lang na ano dito. Pero yung maraming mga writers, talaga sabi nila, medyo OA din, pero sabi nila, mas mabuti pa mapunta ako sa impyerno kaysa maging bakla. Oo, oh, kasi naintindihan nila kung gaano ka ano yun eh. Hindi ko sasabihin nyo, kasi nga, hindi naman. Okay, so tapos tayo sa Romans 1, naintindihan? So sana naintindihan natin ngayon kung, basta hindi ko maintindihan paano sila lagyan ng ganun. Ayun na, sinabi ko na. Inayawan nilang Diyos, napakabuti ng Diyos. Inayawan nila, paulit-ulit. Nung pinarusahan sila ng Diyos ngayon, deserve nila yun. Hindi tayo dapat maawa sa kanila. At dahil sa awa natin, pagbigyan na naman natin kasi nakakaawa eh. Ang Diyos nga, hindi naawa eh. Kasi may malala talagang ginawa yun. Sobra, sobra. Question. Basta, ang dami nag-question. Well, ang Diyos ay napakabuti. Wala siyang hindi papatawarin kasalanan, di ba? Tama ba? Hindi. Dalas yung narinig niya kahit sa Facebook. Ano lang po sa mga pastora? Kahit sa pastora. Wala bang privilege si Christ against sa mga... Wala bang privilege si Jesus against sa Sodom? Wala ba? So, ganito po yan. Actually, maraming hindi finish si Jesus. Bakit? Pag malinaw na sa Bible, hindi mo na kailangan ulit-ulitin. Yeah, definitely, pwede na sabihin sa kanila, eh, meron bang naligtas na bakla sa si Jesus? So, wala din eh. Ibig sabihin, pwede mong i-assume na iniiwasan niya agad yun. Diba? Kasi, kung ano yun eh, alam naman natin. Ito natin kanina, may bakla kahit sa biblical times. Kung bakit hindi niya in-address. Kasi malinaw na. Malinaw po. Ngayon lang tinatanong nila yan. Kasi nga, parang Muslim nga. Alam niyo yung Muslim, di ba? Eh, wala sa Bible na sinabi ni Jesus. Diyos siya eh. Ay, oo nga. Sige, magduda na nga ako. Baka hindi Diyos si Jesus. Hindi, ganun. Kasi mga bagay na sobrang linaw. Actually, meron nga eh. Pero... ang gusto nila, i-demand na nila, dapat sinabi ni Jesus, ako si Jesus, ako ay Diyos, walang ganun. Therefore, hindi siya Diyos. Mali. Maling argument. So, ganun din sa mga bakla, eh, wala sinabi ng Jesus na yun eh. Yeah, sobrang linaw na eh. Yes, no, Pastor, dapat i-suggest natin na ihiwalay na yung mga bakla. Sa suggest kanino? Gobyerno, okay, very. Iiwalay na yung mga bakla sa normal. Kasi kung may sasuggest tayo sa gobyerno about ng mga bakla, patayin na. Ay, hindi
against ano naman yung pastor, yung human rights. Kasi hindi, ito nga yung point ko dito. Na tayong mga Kristiyano, naniniwala tayo na mas better ang ating understanding sa lahat maraming bagay sa government. Ang government, ganito lang yan. Ha? Bigyan ko yun ng ano ba yung government? Yan ay namamahala sa atin. Hindi sila po yung magaling. Sa panahon natin kasi ito, okay, lista nyo ha. Next seminar, government. Importante yan eh. Pero medyo nadaanan natin ito, pangamang nadaanan natin ng konti. No? Sa election, sa preaching lang. No? Pero sulat niya yan. Tirahin natin yan kasi iba na ang ano ng tao ngayon eh. So pag gobyerno, sila ang authority. Mali, kare-review ko nga lang ng ating ano eh. Preaching noong March 2020. Yung higher powers. So, kung magsasuggest tayo sa kanila, actually, pwede nga tayo mag-demand. Kaso nga, sa panahon natin, iba na. Kaya ang ginagawa natin, ganito. Mas maganda itong ginagawa natin. Tinutuloy ang tao. Kung hindi natin wala ng pag-asa yung generation na yan, yung next generation ngayon, magiging mas godly. Pag mas godly ang next generation, susunod ang government. Kasi ganoon naman ang government. Tao lang din yan. So, balik tayo sa kanina kay Daddy. Sabi niya, isuggest natin na ihiwalay. Para saan? Pwede rin yun. Pwede rin. Kung, alam mo na. Pero again, dati na nga hiniwalay yan eh. Kaya pupunta tayo doon, may mga batas na pinapatay sila. So, ano nangyari ngayon? Unti-unti nilang kinorod yung mga batas din. Malala po yung ano natin ngayon. Hindi kasi pag pinapatay ng mga pastor, kahit ikaw naman, may anak yung gano'n, maawa ka naman na patayin yun. Yun nga, kaya nga pinag-aaral natin ito. Iwalay na lang. Iwalay para hindi maka-apekto. Pwede. Kaya marusahan sila ng Panginoon, di sila lang. Sandali lang. Pwede. Actually, naisip ko na rin nga yun eh. Pag nakuha ng tao itong mensahe. Pero yun nga, hindi ko sinasuggest kasi baka sabihin, sinasuggest mo eh. Oo, oh, sa totoo lang. Kasi nag-iingat din tayo kasi hindi natin gustong magkamali sa bagay na to. Kasi nga, pag nagkamali ka ng judgment dyan, siyempre, nirepresent mo ang Diyos, anong isipin ng tao? Diba? So, kakamali tayo. So, nabanggit ko lang yun, kung may sinasuggest tayo, dapat talaga. Kasi reprobate nga eh, wala nang pag-asa, ano dapat? Hiwalay. Kung ano, okay na rin. Pero talagang todo na natin, ba't ang pahihiwalay? Hindi na sila mapayag eh. Sa palagay niyo, mapayag yan sa ginagawa nila ngayon. Kasi yun ang ginusto nila, Pastor. Yun nga eh. Lagpas na ako doon eh. Lagpas na ako doon eh. Inano ko na. Sinagad ko na. No? So, alam natin na hindi nila papayag doon kasi nga, ngayon gusto nga nila acceptance na eh. Pinupush na nila yan eh. May kinakausap ng mga taas na tao yan para magsabay-sabay. Nagsisynchronize pa sila. Diyon, sa buong mundo. So, ibang level na yan. So, salamat eh. Maganda yung tanong. Pero, saan na, ano, minadali ko rin kayo. Nilagay ko na kayo doon sa talagang reality. Hindi yan, ano, hindi na tayo nandun sa stage na mag-suggest tayo sa gobyerno. Sa totoo lang. Wala na tayo doon. Lagpas na tayo doon. Failure na yung mga past generation. Ni-failure nila tayo. Kaya we're doing better now. Sundan niyo ba yun? Medyo matindi, no? Parang nandayat ang nahuli. So this time, break tayo saglit. So, ano na, 11, sorry. Quarter to 11 na. Pagbalik natin, tapusin natin hanggang... And actually, na ano na natin ito eh. Oo nga, medyo ano. Bilis natin. Sige, dito. So, this time, break po muna tayo.